Narito na ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calyon at Joan Mariscotes. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may sariwang hanging paring matitikman at may kaaya-aya at malinis na tanawin. DENR at your service. DENR at your service. Muli, narito tayo sa ating programa, DENR at your service. At sa episode nito ng ating programa, ay ating matutunghayan ang People's Day, kung saan ang ating opisina, ang tanggapan ng DENR ay pumupunta sa iba't ibang lugar dito sa malapit sa ating opisina upang dalihin ang mga programa ng DENR, sapagkat ito ay isang directive ng ating mahal na Secretary Gina Lopez na mailapit ang programa ng ating tanggapan sa mga taong bayan. Kaya ang nangyari sa Puro dito sa Albay ay makikita natin kung paano ito ay sinagawa. Ganon din, nagpapasalamat tayo sa kabutihang ginagawa ng Bicol University, sapagkat katuwang natin sila sa mga ginagawang assessment na nangyari sa Butuan, Tikaw Island, sa may barangay Roy Roy. Dito nakita natin kung gano'ng kaganda ang seagrass, ang mga corals, at ang napaka laki na mangrove doon sa lugar na yon. At makita rin natin kung paano ang isang NGO, lalo na ang People's Organization, ay nagtagumpay sa pagpapatupad ng National Greening Program sa loob ng Community-Based Management Program na ito, o CBFM, ang Himanag Sipako Multipurpose Cooperative sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng DENR, lalo na ang National Greening Program. Ito ay isang halimbawa lamang na kayang-kaya ng taong bayan, ng mga kababayan natin na magpatupad ng programa sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa ating tanggapan. Kaya makikita rin natin at mapapakinggan ang mga balita na iatid sa atin ni Heinz Hernandez. Ang papel ng coral reef o bahura sa pagsira bilang hanap buhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kaini laban sa uso, siring sa basura, pulusyon, ilegal na pagsira, asin pagkuha kaini sa dagat, dapat pang aramon kan lambang namamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapuprotehiran laban sa pagkaubos kaini. Aramon Daan Eskret, inisarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharinig DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. I have seen the world, but when I think of a perfect getaway, I only have three things in mind. Nature, adventure, solitude. And this is my bucket list. Wake up to a beautiful sunrise. Spend a day in paradise. Trek through hiking trails. Explore new terrains. And talk
the entire night away. I have checked items off my bucket list. When will you turn your dream getaway into an actual experience here at Mayan Volcano Natural Park? Asin sa mga barenta, nagsarugbar sa ang pitong ahensya ni gobyerno sa pagbilog ng task force ngani na mapuho ang anuman na pagbalga sa lay unong sa kapalibutan. Ang mga ahensya na ini, kompuesto ni Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, Department of Transportation, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, asin ang Armed Forces of the Philippines, ay sinagibo ang pagpirma kang tratado sa DNR Central Office kan Agosto 1, 2016 sa presensya kan mga pamayokan na unabita ng mga ahensya. Malagang parte kan mawa ang Declaration of Cooperation kung sa ingabos na ahensya tulos na maresponde sa verifikadong reports unong sa anuman na krimen kontra sa kapalibutan. Nagkasundo man ang gabos para sa epektibong pagpapautob kan laye poon sa investigasyon, searches, prosecution asin pagpautob ni desisyon kontra sa pang-abuso sa mga rekursos asin para sa pagprotehir kan kalidad nin kapalibutan. Ang binilog na task force may katungda na maging magno sa pangaipuhan kan operasyon kaini. Magbilog nin multi-sectoral enforcement team kung kinakaipuhan asin magpreparar rin action plan, makrear man ininin quick response para sa pangapodan kan Sekretaryo kan DNR, mag-set up ng checkpoints, kampo o istasyon na ioperar kan multi-sectoral team sa mga sektor na pigagihan ng mga rekursos na ilegal na naguno. Sigun ki DNR Secretary Regina Paz Lopez, sa lindong kan sa iyang liderato, ibubusol kan DNR ang pagpapautob kan laye asin kausugan sa laog kan sektor nin kapalibutan asin rekursos naturales. Bilang epektibong lakdangan ni na urug pa na maprotehiran ang kakahuyan asin iba pa ng mga naturales na rekursos, urug na sa ilegal na mga paaktibidad siring sa illegal logging, sarong training ang pig-organisar kan DNR sa Panginoon kan Enforcement asin Legal Division kung sa inini aktibong pigpaparticiparan kan mga city enros asin menros sa Region 5. Kan Agosto 3 hasta 4, 2016, isinagibo sa Backpackers Hotel sa siyudad ng Legazpi ang paralegal training para sa mga menros asin city enros sa Region 5 bilang paghahanda para sa pag-deputize sa maini bilang Special Deputy Environment and Natural Resources Officers o SDENRO. Nagkapira sa mga pigtukar sa training ang mga laye asin ordinansa manunungod sa pangataman sa kapalibutan, mga proseso sa pagdakop, pagkumpiskar sa mga ekipahes na pigagamit sa pagpalod din kahoy asin pagplansar din kaso sa mga nagbalga suno sa eksistidong laye kan DNR. Tinawanin doon ni DNR Legal Division Chief Attorney Ronel Subsop ang importanteng papel na aktibaran kan labang SDENRO sa forest protection, alagad kay po ang pirmian asistensya kan DNR ngani na mapanimbag ang mga mabayular sa lay ninulita sinda sa naman ang may otoridad asin bastante nakaraman teknikal. Aktibo man na nakisumaro ang mga partisipanteng ENRO asin menros sa mga aktibidad asin training asin ibig party asin ang mga nagit eksperyensya kontra krimen sa kapalibutan asin kasabay kini ang paghagad din abiso manunungod sa tamang proseso na dapat nila napigsunod sa pagpautob kan leye. Ipinagi na sa public consultation ang propinidong lakdang para sa pagiging protected seascape ng Tikaw Burias Pass. Proposed Tikaw Burias Pass Protected Seascape House Bill 5966 kan July 29, 2016 sa Sendro Ginabatan Conference Hall na pig-atindiran kan mga opisyales lokal sa Panginoon ni Representante Fernando Gonzalez, mga barangay officials asin people's organizations kan West Coast in Albay. Presente man ang mga opisyales kan DNR sa pamamayon ni ARD for Technical Services Roberto Sheen asin iba pa ng mga grupo na nagbubusol para sa realisasyon kan pagiging protected seascape kan Tikaw Burias Pass. Ang Tikaw Burias Pass may hewas na 414,244 hectares kung sain makukuha ang mga nilalang siring sa Butanding, Manta Rays, Sea Turtles, Bahura asin Istaran, maging kan pambihira na Megamouth Shark or Mega Chasma Pelagios. Ang House Bill 5966, pigaproponir kan tulong kongresista kan tulong probinsya na nakakasakop sa Tikaw Burias Pass, sina Kongresista Fernando Gonzalez bilang author, Congressman Vida Bravo, 1st District kan Masbate bilang co-author, asin Congressman Evelina Escuderos, kan Sorsogon bilang co-author,
Sigun kay A.R. Dishin, importante sa Rayon 5 Anticaburias Pastin huli sa bastante na rekursos na makukuha degree asin sa paikan pagdeklara degree bilang protected seascape, masurog pa ini na mapoportuhiranda ang maabot sa 94,000 na habitantes na kadaklan para sira ang lugar ang maapektaran kung dahi mapoprotehiran ang komunidad kustal sa pangabuso siring sa overfishing urug na 41.4% ang poverty rate sa lugar base sa National Statistics Coordination Board or NSCB 2014 report. Katakod kini sa probinsya ni Masbate, serye nin public consultation an ipinagsagibo po na gusto 8 hasta 12 presenting taon sa mga banuan kan San Fernando, San Jacinto, Monreal, Claveria, asin San Pascual kan probinsya nin Masbate. Naging matrayong po ay napigsagibong enot na People's Day sa laong kan bagong liderato kan Dinar 5 kung sa inpigdagsaan na Jim kan Dinar Regional Office din mga estudyante hali sa nagkakaperang eskulahan sa bisinidad siling sa Daraga Community College, Aquinas University asin Forbes College. Apisara sa mga estudyante, nagpartisipar urug na sa open forum ang mga miyembros kan media asin nagkakaperang residentes kan katrayid na barangay ngani na malinawan ang mga issues siling sa pag-apply para sa patente sa daga, pagputol sa mga kahoy na nagihan road widening project kan DPWH quarrying asin iba pa. Masasabing nakakuanin maliwanag na kasimbagan ang mga bisita hali sa mga opisyalas kan DNR sa pangenot ni DNR Regional Director Presidenta Marlene Rodriguez kung sa inienot kainin na tinauanin linaw na ang pagtugot kan DNR sa request kan DPWH para sa pagpaludin kahoy na tatamaan kan sa indang proyekto may magkakanigong papel asin kasunduan na dapat utubon kan DPWH. Sigun kay RD Rodriguez, apisar sa kasunduan o kondisyones dapat na makakomple ang DPWH sin mga resikito siring sa letter of application, certification interposing no objection, hali sa punong barangay o municipal city mayor, project development plan, environmental compliance certificate, asin mga regulatory fees. Sigun pa ki RD Rodriguez, ang pagdundukta kan People's Day, sarong magayon na pangyari sa DNR 5 bilang pagutob sa direktiba ni DNR Secretary Regina Paz Lopez. Sana sagupan ahensya na magsagibunin mahiwasan na information, education, communication campaigns or IEC sa bilog ng nasyon asin masimbagan ang mga kapotan asin pangaypuhan kan publiko. Katakod kan asigurasyon na mayunin na papalibrihon na mining company, nagpatanid si Giraray si DNR Secretary Gina Lopez sa gabos na nag-operar na mining project sa nasyon sa Ditmano Dakula. Ang nasasakubon kan pag-audit na pigsasagibo kan ahensya asin na day maduwa-duwa ini na ipasaraan mapapurbaran na may pagbalga sa kapalibutan, salud asin kaligtasan. Nasarong press config barata man ni Lopez ang suspensyon sa operasyon kan Bulacan-based Mining Development Corporation ninuli sa pagpaliar kaini na makakuanin ISO certification na may gut na pigpa-obligar sa lambang mining company base sa administrative order na ipigpaluwas kan ahensya kanakalis na taon. Anor Asia ang pangwalong mining firm na napigsuspendir ang operasyon kan DNR poon kan mag-asumir sa pwesto bilang sekretaryo kan DNR si Gina Lopez kan July 1, 2016. Anor Asia ang salamenting minahan na nagpuproducir din iron sa nasyon asin maabot sa 40,000 tonelada ni lansang or ang naiproducir kani kan nakalihis na raon. Nakumpirmar kan DNR ang mga reklamo kan mga residentes na ang operasyon kan Or Asia ang nagkakausan insultation o pagdakol o pagdiit ni deposit ito nin balik, darakan pagbulos nin tubig sa sarong lugar asin pagiging reddish brown kan tubig o takla. Pigsa iraram na sa auditing ang Lepanto asin Philex sa Luzon at last consolidated sa Visayas, Oceana Gold sa Region 2 asin Filminera sa Masbate, Bicol Region. Nagiging magayon na pangyari sa kunyan ang People's Day bilang lakdang kan DNR ngani na mairini ang gobyerno sa publiko. Ini ang marahay-rahay na komento hali sa mga nag-atindir sa isinasagibong People's Day kada Miyerkules sa gabos na DNR offices sa Bilog na Rion. Sa panduwang simana kan pagkundusir ng People's Day, sarisaring issue ang ipigdulog sa ahensya siring sa public land titling, reklamasyon, pagmimina, pagkurtar sa illegal logging, oportunidad pangkabuhayan asin iba pa. Sa ikaduwang simana kan kundukta kan People's Day kan Agosto 17, pigatindiran kan mga opisyales nin barangay asin residentes ang aktibidad na pighanda kan Pedro asin Centro Offices sa Rion. Ang Pedro Albay, mga residentes kan barangay Puro Legazpi City ang nabiyayaan nin mga kaaraman manunugod sa tamang pagmanihar nin solid waste, mining asin kapalibutan na pigparte kan technical staff kan Mines and Geosciences Bureau or MGB, Environmental Management Bureau or EMB, asin technical services kan Pedro Albay, dagdag paligdian na pagbariwan sa mga residentes nin seedlings o pananom. Sa ngunyan na Agosto 24, nakatala na isagibo ang People's Day sa Banuanin Libon Albay.
si Regional Director Crisanda Marlene Rodriguez tulos na nagrespondir sa pangapudan ni Secretary Lopez para sa pagkundukta ng People's Day kada Miyerkules. Pag-share tuman na pig-asikaso asin presente sa aktibidad ang mga opisyales kan ahensya, katuwang ang mga line bureaus nga ni na magrespondir sa mga issues asin kahaputan kan publiko. Maut niya mo na ang People's Day magserbing kamot kan sang katauhan para sa direktang koneksyon sa DNR pasiring sa tulos na pagtaunin resolusyon sa anuman na issue asin pagrespondir sa tulos na pangaypuhan. Sugod man sa payag ni DNR Secretary Regina Paz Lopez sa iyang padago sa pagtugay-gay sa mga aktibidad kan People's Day. Yan ang mga balita. Heinz Hernandez at your service. Ang batis na ito at ang tubig na dumadaloy mula sa kabundukan pababa sa kabayanan. Hindi magtatagal, maaring maubos. Ang balat ng ahas na ito ay maaring mawala at ang ahas na pinagmulan nito ay maaring mamatay. Ang puno ng kahoy nito na red lawaan ay maaring mabawal sa pagdaang malakas sa bagyo at maglalaho. Ang plastic bottle na ito kapag tinapon sa lugar na ito ay mananatili ng mahabang panahon. Maging responsable tayo sa pagtapon ng ating basura. Alagaan natin ang ating inang kalikasan. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Baha! Baha! Dad, baha! Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Narito na ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calion at Joan Mariscotes. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may sariwang hanging paring matitikman at may kaaya-aya at malinis na tanawin. DENR at your service. DENR at your service. Ano po ang ginagawa ng Bicol University sa assessment na ito? Ano po ang participation niyo? Ang Bicol University, tulad ng mga ibang activities na ginagawa namin sa entire region, is technically providing and assisting agencies like DENR and other government and non-government agencies in understanding the status of our environment, our resource systems, and helping in the provision of vital information na kinakailangan para sa paggawa ng informed decisions. Minsan sa pag-formulate ng mga policies at saka sa paggagawa ng mga recommendations para sa sustainable development ng Bicol Resources. Dito po sa ginagawa natin ngayon, ano po ang ina-assess natin sa panahon ngayon dito sa Butuan? Dito sa Butuan, interesting ang lugar kasi isa ito sa mga natitirang lugar sa Bicol na intact pa halos yung coastal habitats. Dito tayo nakita ng makapal na mangrove areas na under protection, na pag siya ay nandyan, yung seagrass beds makapal din, at saka maganda at protected din yung coral reefs. Itong tatlong coastal habitats na to ay very important sa stability ng coastal zones. Maramihan ng mga fisheries o mga huli ng mga mangingisda nakadepende din sa kung ano man na sinusuportahan ng mga coastal habitats na to. Ang project is actually funded by DNR. This is an offshoot of SCREMP project.
na dinisign namin para ipagpatuloy yung ginagawa naming pag-aaral sa mga vital sites sa Bicol na nangangailangan ng urgent updated information, technical information. Na kapartner din namin ang Masbate Institute of Fisheries Technology na kung saan siya yung host agency ng RIC, Regional Institute of Regional ICRMP program host, yung taga Milagros na MIFT. So isinama namin sila at kasama namin for several projects na because we wanted to develop local capacity sa Masbate na gawin ang mga ginagawang to. So ngayon inaaral namin yung dun sa tatlong coastal habitats, mangroves, seagrass seaweeds at saka corals. Aside dun, tinitingnan din natin yung kalagayan ng tubig. Meron tayong mga gadgets na dala dyan at saka tinitingnan natin kung yung mga parametro ng tubig sa coastal zone is okay pa, consistent pa dun sa mga standards. At saka nag-deploy din po tayo ng mga data loggers, yung parang mga ekipahe na malilit lang na may kapasidad na iwanan mo sa dagat ay makapag-record ng mga importanteng information. Ito po ay ginagawa natin sa Bicol, both West and Pacific Seaboard. Especially na tayo ay tinatamaan or tinamaan ng recent El Nino. At may data po tayo niyan. Dito sa Batuan, may dalawa po tayong data loggers na iiwanan. Kasabay ng mga analysis at saka mga assessments na ginagawa natin, matutulungan tayo nitong mga na di-deploy natin sa dagat na makumpleto yung data requirement na kailangan natin. So, may gagawin din tayo ditong deployment ng autonomous reef monitoring system na kung saan titingnan natin yung kalagayan ng coral reef at yung mga kung ano-anong nandun man sa pamamagitan ng pag-deploy ng parang simulated reef ecosystem na kung saan titingnan natin kung paano nagko-colonize, paano ang mga organismong ito nakakatulong para sa pag-recover o pag-develop ng coral reef o kaya sa pagkasira ng coral reef. Yung mga reef system kasi, lalo na yung mga lumang-luma na very old na, may mga times talaga na sila ay kailangan mamatay at kailangan mapalitan, lalo na yung mga branching type. So marami tayong lugar sa Bicol na mga branching type yung reef system at nakita natin na sila ay nangamatay after several couple of decades na yung existence. And that's because siguro kung may nangyayari sa paligid, may nangyayari hindi maganda na hindi naakma para sila patuloy naman mag-grow at yun nga, baka sa katandaan din at saka may mga opportunistic na mga microorganisms na nandun para sila ituluyang mamatay. Pangalawa din po, ang sunod din po dyan is baka yung pagkawala ng coral reef natin ay gawa din ng tao. Pinaka-popular po dun yung poisonous and blast fishing, poison and blast fishing. Pero meron din po tayong indirectang nagagawa para tuloy ang hindi na makabawi yung reef systems. Ito po yung pag-harvest ng mga grazers. Ito yung pong mga ras or sa local name natin, angol and labrids at saka scarids. Ito po yung mga tagalines ng coral reef. Karamihan po siya din yung target ng mga ating mangingisda. So, pag siya maraming inuhuli, mawala yung tagalines. Siya yung kukontrol ng growth ng algae sa reef system. Kung mawala siya, edi ma-overtake ng growth ng algae yung recovery ng coral. At mahihirapan yung coral makabalik. Marami pa naman tayong corals na degraded at saka ma-overtaken talaga siya ng algae kasi wala nga yung regulator niya. So, ang tawag po dito is
may mga area na na-bleach dahil sa tumaas na temperatura, probably ng dahil sa El Nino, na matay yung coral o humina yung partnership ng corals at saka ng algae, pero hindi naman totally namatay. Eh pumasok si algae ngayon, na-cover siya, hindi na tuloy makapag-repopulate yung coral reefs. Marami po tayong gustong gawin din dito aside dun sa mga sa coral reef, seagrass and seaweed beds at saka mangrove assessments. Nasabi ko na nga po kanina mga data loggers, pero more than that, we wanted to develop very strong awareness at partnership sa local community, lalo na po sa LGU, na kung saan nakita naman natin na very strong support ng local government dito sa Batuan. At saka may people's organization na well-established, kasama din po yung barangay ng Roy Roy. So, we're upbeat na yung nakikita namin sa Roy Roy dito sa Bongsanglay, na nakikita natin na protection sa coastal habitat, eh, pwedeng ma-replicate dun sa mga ibang area na may tama na. Mapalad ng konti itong Bongsanglay kasi nga, yun nga, halos may protection na maganda yung sa coastal habitats. At saka sana may pagpatuloy ito ng matagal at ma-replicate sa ibang lugar. Marami na dun po tayong natrabahong ganito dito sa Masbate. Yung Dimasalang, dito sa Magkaragit at Jagan Island. Yung dito po sa Kawayan, Masbate. Yung Tikab at saka yung marine protected areas din. Extending towards Esperanza, Placer, and other areas. Ay nakita natin na ibang-ibang nandito sa Batuan kaysa sa mga nandun. Pero ay different stages of degradation. Lahat po may very urgent need na i-manage din. Sa kasi, pag-iikot nyo po sa mga iba't ibang coral reefs dito sa Bicol, ano po ang assessment nyo? Aba, dito kami sa Masbate nakakita ng very rare na makikita ka ng excellent condition na corals. Marami po kaming pinupuntahan dito sa Lagunoy Gulf, Catanduanes, sa may Camsur area, Karamoan, dito din sa West Coast. Sa West Coast ng Albay, medyo hanggang West Coast ng Sorsogon, masama ang kalagayan ng corals. Dahil siguro ko sa natural na kalagayan niya at saka sa general narrow shelf area sa West Coast natin, ang ikikitid ng mga corals tsaka spot patches, I should say, patchy yung occurrence niya, unlike dito sa Pacific seaboard tulad nitong sa Batuan na may malawak na assemblage yung reef system near the coast. Tsaka may mga lugar, even na kilometro yung lalakarin mo na intertidal area or malawak yung area na kung saan pwedeng tumubo yung mga coastal habitats like coral, seagrass, at saka yung mangrove na nun malapit sa lupa. So inyo pong palagay, ano nang nais niyong sabihin sa mga kababayan natin para lalong mapangalagaan itong ating marine protected areas? Medyo gasgas nang sabihin na kailangan i-protect at saka kailangan ipagpatuloy yung mga ginagawa natin na pag-protect nito. Pero there's no other way. Kasi kung titigil lang lahat ay baka kung wala tayo talang mapuntahanan nito. May mga lugar po kaming napupuntahan na pag magandang protection sa mga coastal habitats, maganda yung fisheries. Naipakita din po namin na pag magandang kalagayan ng ating natural resources sa karagatan, lalo na yung mga life support system niya, itong tinatawag nating bahura, lusay or mariubariw, at saka seagrass and seaweed beds, at saka mangroves, maganda yung livelihood ng mangingisda, malaki yung benefits na nakukuha ng community. Kumpara dun sa mga ibang lugar na mahina ang kalagayan ng reef system, ng coastal habitats, na kung saan mahina din yung fisheries. So, may direktang connection sa Makatwid, yung may malaking connection yung kalagayan ng
ng coastal habitat, kung maganda ba o masama na, sa tao. Kasi fisheries yung kinukuha doon. Aside sa fisheries, yung coastal protection na ipinoprovide ng mga ito, na kung itatranslate natin sa conscious effort ng tao, yung coastal protection ng coral reef, sea grass and seaweed beds, and mangrove area, eh pwedeng i-translate into expenditures for the community to construct seawalls, to construct breakwaters, para i-protect lang yung community. At hindi ho yun mura, pagkamamahal ng mga yon. Pero tingnan nyo po, these ecological functions are provided by nature for free. So anong rason para patuloy natin siyang sirain? Liban sa ito ay nagbibigay ng hanap buhay sa atin, eh di lang natin na appreciate masyado, eh pinoproteksyonan pa pala tayo. At marami pa pong ibang kagamitan or uses na pwedeng ibigay sa atin na mga resources nito sa dagat. Ito po yung hindi namin tinatantana na ganito. Kaya we usually partner with DNR, as in this case, with BIFAR even, with non-government organization, with fellow higher education institution and other institutions for this, for engagements like this. Natutuwa po kami sa Bicol University, sa academia, kasi hindi lang po yung non-government agencies ang nakakapartner namin. Ang dami. Even mga bangko, they're investing in activities like this. At magandang sinyales po yun, kasi lumalawak yung awareness ng pangangailangan ng protection. At saka lumalawak din yung appreciation at support ng coastal community sa mga ganitong activities. Unlike before, na pahirapan yung pag-encourage ng community to support coastal resources management projects. Sa mas bati ho, maraming technical people na training ang DNR, nakasama na din namin, na sa patuloy na mga activities na ganito, ma-upgrade yung kanilang capability and later on will be locally capable of doing it for Masbate. Thank you very much, Pa. Okay. I have seen the world, but when I think of a perfect getaway, I only have three things in mind: nature, adventure, solitude. And this is my bucket list. Wake up to a beautiful sunrise. Spend a day in paradise. Trek through hiking trails. Explore new terrains. And talk the entire night away. I have checked items off my bucket list. When will you turn your dream getaway into an actual experience here at Mayon Volcano Natural Park? Ang papel ng coral reef o bahura sa pagsira bilang hanap buhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kang kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, pulusyon, ilegal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kang lambang namamanwaan. Sa lidong kang Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef, mapuprotihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon Daan Eskret, inisarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdaga na informasyon, magpasyar sa pinakaharinig DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. Ang
Ang NGP o National Greening Program, ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan, siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa Pilog na Nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportaran ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharinig DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.dener.gov.ph. Ito ang Tambang Port, sakop ng bayan ng Tirambak sa Camarines Sur, ang nag-iisang pinakamagaling daan patungong Barangay Himanag sa loob lamang ng humigit kumulang 3 oras. Sa pamamagitan ng motorboat na ito, mararating ang Barangay Himanag sa Lagunoy, Camarines Sur. Ito ang Barangay Himanag. Bagaman malayo sa kabayasnan, hilik naman ito sa mga likas yaman. Ang Barangay ng Himanag ay dating laging concession area noong 1990, kung kaya't makaraan ng concession, patuloy na nakadepende ang kanilang kabuhayan sa kagubatan. Dahil dito talamak po ang laging dito, no, nahanap buhay ng tao dito, manguha ng kahoy, ibibinta, yun po ang pinakahanap buhay dito noong araw. Sa barangay na ito, matatagpuan ang Himanag Sipaco Multipurpose Development Cooperative Incorporated or HSDMCI. Nagsimula kami sa 10 membro. Sa kasalukuyan, umabot ng 96 sa ngayon. Ang HSDMCI ay nabiyayaan ng National Greening Program or NGP mula pa noong taong 2011. Aabot sa 900 hectares na binubuo ng 7 NGP sites ang kanilang na-established at minimintina. Ang ginagawa namin po dito ay magtanim kami ng paminta at saka kakao. Pag nag-atrabaho kami dito sa grupo namin, nagkukuha na kami ng pagkain namin, bigas. Sa totoo lang, ang barangay na ito, maraming bisyo. Andiyan ang mga sugalan, yan, tungit, yan. Marami eh. Kaya lang, so, bali na minimize sa pamamagitan ng co-op dahil sa mga trabaho ang ibinibigay sa kanila, lalo na pag nagpapating sila, tatanim ng, naglalagay ng mga kakao sa bag, then sa ganito, nagtatanim ng mga mais, nagtatanim ng paminta, so nabibigyan po sila ng trabaho, dagdag kita po sa bawat pamilya. Noong 1998, ang HSMDCI ay nagawaran ng Community-Based Forest Management Agreement or CBFM kung saan sakop nito ang aabot sa 2,000 hektaryang lupain. Ito ang napagkukunan nila ng kabuhayan. Ini po, saro ini sa sumuyang livelihood na sa loob po ni kan CBFM. Ang parte kay ni, ang proseso, nagtaw kami ng puhunan sa samuyang mga farmer sa paagi ng pautang. Pag harvest, saka ang pagtaw ng bayad sa puhunan. Maituturing na malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang pagsibol ng iba pang gawaing pangkabuhayan. Ang naimpok ng kooperatiba mula sa National Greening Program or NGP ay ginagamit upang mas mapalago pa ang kanilang pinagkukunan kabuhayan tulad na lamang ng kanilang copy trading, farm input loans, machinery rentals.
Layunin ito na maibsan ang paggamit o pagdepende nila sa yamang guban. Ang DENR sa pamamagitan ng Information Education Campaigns ay malaking ambag ang naibibigay sa komunidad sa pagpapanatili ng kamalayan hinggil sa kanilang katungkulan sa kagubatan. At ang mga kasabi ng People's Organization ay mga CSC o Certificate of Stewardship Agreement Holder din. Ito lang po, at least 20%. Huwag po puro snyog, kasi alam ko nyog, napapakinabangan nyo. Pero tandaan nyo, ang kinakaputan yung lupa, kaipuhan po yan na may puno kasi sa pangkaramihan yan. Saan? Source ng tubig niya sa bukid. Pag wala ng kahoy, anong mangyayari? Pag wala ng kahoy, paano ang pagbaha? Sa pamamagitan ng mga programa ng DENR na CBFM at NGV, ang mga mamayan ng Barangay Himanag ay namulat sa katotohanan na magkasira ng kagubatan ay may malaking kinalaman sa kahirapan. So marami na ang nakapagtrabaho, lalo na itong CBFM. Yan sa itaas, marami ang nakapagtanim ng mga kahoy, mga fruit trees, yan, abaka. May new gun kami na itinanim dyan. So marami po ang na-beneficiaran. Then, so sa pamamagitan nun, parang na-divert yung ano ng tao, hanap buhay, na minimize na yung, kahit may mayroon pa ngayon, pero hindi lang katulad ng dati, na talagang dyan kinukuha ang pagbuhay. Magkakaroon ulit tayo ng People's Day at ito'y gagawin natin tuwing Wednesday. Sa araw na ito, Wednesday, ay magkakaroon tayo ng People's Day sa Libon, Albay. Kami ay nananawagan at nag-iimbita sa inyo na dumalo at makisa upang malaman natin ang mga programa ng DNR at kung kayo man may mga hinaing, may mga issues and concerns, ito po ay iparating natin sa ating tanggapan ng sa ganon. Ito'y mabigyan natin ng tamang solusyon at katugunan. Maraming salamat.